Magandang gabi, mga kari. Dito pa ako ngayon sa shop ni George. At ang bagong episode ko po ngayong ipapakita sa inyo ay kung paano po i-trouble o ayusin ang Bajaj RE na kumalas po ang cambio niya. Sa madaling sabi po is hindi siya may cambio. Ang una ko pong gagawin ay tatanggalin po natin yung tatlong screw dito po sa ibabaw ng manibila para po makita natin na kung ano ang nangyari doon at bakit hindi siya maikambyo. So yun po ang isang pinakamadali na at pinakamabilis rather para makita natin yung kable kung nakalas or sa loob ng makina ang trouble. So, sa aking experience ay wala pa naman akong natutrouble na natutroblema doon sa mga gears. Ang lagi ko pong natutrouble dito is yung kumakalas yung kable, lalo na po sa mga rider natin na naninibago pa po sa Bajaj RE. So, kumbaga, hindi niya pa maitiming ng maigi yung pangangamdi niya. Minsan yung iba, hindi niya naitiming yung tamang pagbitaw ng clutch sa pag-ikot ng kambyo niya. So, tinanggal ko na po yung tatlong screw. Ito, nasa ibabaw. Yan. Dito po yung nakalagay, yung takip sa taas, isa, dalawa, yan, tatlo. So pag natanggal ito, makikita na po yung makikita na po yung pinaka cable at pulley. Yan. Ayan po. So, doon nakikita kung kalas siya o hindi. So, basically naman ay yung dito sa pulley na hinahawakan natin dito sa pinakakambyo niya. Eh, hindi naman ito basta-basta nakalas dito. So, ang most ng experience ko po ay nandoon po kumakalas sa makina sa likod. So, doon ako ngayon, pupunta sa likod ng Bajaj RE, sa makina mismo, para tingnan ko nga kung talagang doon ang kalas niya. So, ayan. Ang kakalasin ko pong tornilyo nito is dalawang Phillips screw. So, meron na akong screw. And then,
dalawang 8mm yung pinaka-holder sa unahan ng ano, pinaka-holder sa unahan ng takip niya. Yung cambio natin is nakalagay sa bandang kanan. Nasa unahang parte ng bandang kanan. So, yung kahilera siya ng cover ng clutch. So, makikita natin ang kabling yun is dalawang kulay. Yung isa ay kulay puti at yung isa ay kulay itim. Ito, natanggal ko na yung dalawang screw. Ayan, ito dalawang screw. Ayan. Itong screw ito is nakalagay ito doon sa takip ng cambio natin para hindi kumalas basta-basta yung kable. So, meron pang dalawang number 8mm. So, meron na akong box range na 8mm para matanggal ko yung dalawang holder sa unahan. So, ito ngayon, natanggal ko na yung isa. So, isa pa. So, natira na yung isa. Natira na yung isang bolt na 8mm. Ito. So, hindi ko na tinanggal yung isa kasi uka naman to eh. Uka naman tong pinaka holder niya. Ayan oh. Ito holder to ng cable ng kable ng cambio para hindi siya totally kumalas. So, nakakalas siya doon sa pinakaloob mismo. Tapos pag natanggal na yon, matatanggal na natin yung takip. Ito yung pinakatakip niya. Ayan. Ayan o. Ayan. Ito yung bandang ibabaw. Ayan. Ito yung bandang unahan. So, kumbaga, ayan. Ayan. Kumbaga, ang forma nito doon sa loob is nakaganyan. So, nakaganyan, papunta doon sa harap, nakaganyan siya. Ito naman, ito, nakaganyan ang position niya. Yan, nakaganyan. So, ito ngayon yung tornilyo, yung takip, dalawa. Yan. Yung screw. So, ganyan yan. Ito yung bolt. So pagbabalik niyan. So una nating isasabit yung kabling na tanggal bago natin ibalik yung isa.
So yung kable is may katigasan talaga 'yon. So kailangan na wala tayong clearance. So tatanggalin ko muna doon sa harap. Yung pinakalak niya. So ito yung pinakapuli ng kambyo. Pagka once na gumanon siya, ibig sabihin papunta tayo ng primera. Pag bumaba, pag pumunta sa kanan ay sa unahan ang ikot, pumaganyan. Yan. Dadagdag tayo ng kambyo. Segunda, neutral, segunda, tercera, hanggang kwarta. Pagpaganyan, segunda, neutral, segunda, tercera, kwarta. Pagpaganon, yan. Pag itong position nito is a umikot siya ng ito. Ibig sabihin, ito nasa taas. No, nasa taas. So pag ibinalik mo to, dapat nakaposisyon ka sa neutral. Mas madali mo siyang maikakabit sa neutral. So dapat yung clearance ng kable mo kabilaan is hindi gaanong kahigpitan muna. So mayroon diyan, mayroong adjustment diyan sa ilalim. Itong ilalim may adjustment siya. Yan. Yung puti. Yan. Ito. Puti tsaka itim. Yan yung kable. Yan. Yung dalawang to. Yan. O yan. Yung puti. Ito, itong dalawang to. Yan. So, kailangan muna itong i-adjust. Yan. Ito ang layo na ng clearance nito kasi old model na to. So, naputol lang ang kulay puti nito kaya nagpalit na ng bago. So, tsaka natin ito i-re-adjust ulit. Pag once na na-install na natin yung dito sa lever pulley, sa may manibela, may sabit na natin yung dalawang kable, yung puti tsaka itim, and then, isabit na rin natin yung doon sa likod. So, tsaka tayo magre-readjust dyan. So ngayon pupunta ako dun sa likod para isabit ko ngayon yung kable na dalawa.
Ayan yung kable. Ayan. Dalawa. Ayan. Ayan. Ayan yung pinaka wheel ng cambio. Ayan. Sinabit ko na. So, ito, iipitin to ngayon. Ayan. Ayan. So, iipitin yan. So, dapat nakaposisyon ng neutral yan. Ang posisyon ng neutral, ayan. Itong pinaka-switch, dapat nasa gitna yan. Ayan. Ayan. So, medyo may kahirapan talaga. Okay. Naisabit ko na po yung kable. So, isusunod ko na ngayon ito. Ito. Ito ang isunod ko ikakabit. Yung pinaka-holder niya doon sa harapan. Yung nakatornilyo ng 8mm. Saka pag naisabit ko itong pinakalak na to, hindi ko muna dito tatakpan. Hindi ko muna ito ilalagay. Kasi, isasabit ko na naman yung lever doon sa harapan. Pag okay na, magre-readjust na ngayon ako ng cable para ma-check ko na kung talagang totaling eksakto na yung cambio. Kasi kailangan nating unahin muna itong parang pinaka-bar na holder niya sa harapan ng kable. Kasi tatalon 'yan pagka once na nag-readjust tayo. Kaya so para sigurado pag okay na talaga saka natin tatakpan ito na pinaka-cover totally. Eh ngayon kung kailangan nating ano makita yung pinakasentro ng neutral, so mas maganda wala muna ng takip. So, babalik tayo doon sa ano unahan. Kakabit natin ngayon yung pinaka-pulley. So, nalagay natin itong pinaka-washer. And then, itong pulley, sasabit na natin. So, hindi mo naman ito pwedeng mabaliktad ng ganyan kasi hindi mo ilalagay yung lock. Kasi pag naipasok na yan, may lock yan. Ito. Parang U-lock.
Ang pakailanganin mo rito is meron kang lungnos para pang habol na pang ipit ng ano no puli. So kukuha ka ngayon ng mahabang screwdriver para sikutin ko yung ano puli. So ito para maisikot. So, i-re-adjust ko ngayon yung cable sa adjuster sa ilalim para may pasok ko ngayon yung cambio. So, ayan. Finally, ikabit ko na. So, ilalagay ko na itong lock. So ngayon, mag-a-adjust na ako ngayon. So maganda, mas madali mo mahanap yung neutral, i-open mo ngayon yung susi. Gamitan mo susi o may ignition. Para at least, umilaw ngayon yung neutral. So, saka ka ngayon mag-a-adjust. So, i-adjust ko yung kulay itim. Yung adjuster na ito is number 10 na open dapat. Numero 10. Ito, open. Numero 10. 10 millimeter o 10 mm. Open range po ah, open range yung gagamitin natin kasi kablo. So, malambot na i-cambio. Pasok na. So, itatry na natin ngayon. So, hindi ko muna siya tinakpan. Paandarin ko muna kung pumapasok na yung cambio. Thank you.
Tatambay ko pa ngayon ng kamera. Yun. Balik ko ng neutral, okay. Segunda po. I-adjust ko ng konti yung kulay puti kasi yung kulay puti is siya yung kable na papunta ng neutral, segunda, tercera, kwarta. So, ibig sabihin, pag inikot ko siya, pag galing sa primera, inikot ko siya ng papunta ng neutral, nag-neutral siya na hindi nakailaw. So, ibig sabihin nun, hindi nakasintro yung kable. Kailangan higpitan. Yun yung kulay puti. So, ang position ng kulay puti, so, nasa unahan, ito. Yan. Ayan. Yan. Ito yung kulay puti. So, nasa unahan yan. Yung kulay itim, ito, nasa ilalim yan. Ito. Yan yung kulay itim. So, ito yung kulay puti. So, ito ngayon ang ina-adjust ko para pag nagpasok ng neutral, eh, umiksakto talaga. Kasi, naging neutral siya na hindi umiilaw yung neutral indicator. So, ibig sabihin nun, maluwag pang kable. So, kakambito ka ulit ngayon. Papasok ko ng primera. Okay. Ibabalik ko siya ngayon ng neutral. Yun. Pumasok siya ngayon ng neutral, saktong-sakto, umilaw na yung neutral indicator. Ayan. Ayan. Umilaw na ngayon yung neutral indicator. Ayan. Ayan. Nakailaw siya ng neutral indicator, naka-green. And then, eksaktong yung kable niya na talaga. Pag prinimera mo, binalik mo siya ng neutral, automatic, nakailaw na yung neutral. Sunod-sunod na yun, segunda, tercera hanggang kwarta. So, ibig sabihin, okay na yung adjustment mo. So, itatakip mo na ngayon yung ano. Ito. Yan, ito. Itong pinaka-cover. Ito yung last nating ilalagay na. So, itatakip na natin ito. So, itatakip ko na itong ano cover sa likod.
itatakip na naman natin yung takip sa harapan. So, ito na yung last. So, ganun lang po ang kakabit at pagtatanggal ng kable sa tambyo. So, ang una, titingnan muna natin dito sa harapan, tatanggalin natin yung tatlong screw para makita natin kung natanggal yung kable rito sa harapan. Pero sa aking experience, mula ng i-launch ito sa Pilipinas na Bajaj RE, wala pa akong na-encounter na kumalas ang kable nito dito sa harapan. So ang mostly nakukuha ko talaga, nakakalas ang kable sa likod yung nandoon sa makina. Nangyayari yun isa lalo nakaparada, gagalawin ng pipilitin ang gusto yung kable, yung kambyo. So, doon tumatalo ngayon yung kable. Pero, hindi basta-basta yung ako, sa aking experience, kahit isa, wala pa akong pinagpalitan na sabi natin, naputol mismo yung kable sa kambyo. Meron, kumbaga yung tinatawag na maganit na. So, ibig sabihin nun, medyo naninikit na siya pagka once na kinakambyo, medyo sobrang katigasan na kulang na sa langis. Yun. So, yung iba, nare-recoveran ko, pinalagyan ko ng oil yung sa entrance niya, yung sa dito sa may malapit sa may clutch, sa may manibela, and then yun doon sa may makina. So napapalambot ko pa naman. So ang mga nakikita ko diyan na nagkakaproblema siya is yung adjuster. Masyado na siyang matigas. So, kasi kailangan talaga wala talaga siya totaling clearance. So, yung nagrereklamo ng sobrang tigas ng kambyo, so, pagka nagluluma na siya, medyo katagalan na. Yung kable kasi natin, yung strand ng kable, yung nasa labas, kumbaga, yung strand doon, nakarulyo kasi yun eh. Nakarulyo, parang, yung bang, parang style ng pinaka-recoil ng spring sa shock absorber. So, lumalayo siya ngayon sa katagalan. So, anong nangyayari niyan? Nababanat niya ngayon yung kable. Yung kable sa, yung pinaka-cable mismo sa gitna, as is yung haba. Humahaba ngayon yung sa labas. Kaya ang ginagawa ko ngayon, kasi kawawa naman yung customer. Kung halimbawa yung mga customer ko, kawawa naman, nakikita kong okay pa naman. Hindi pa naman putol yung kable at nadala pa naman sa langis. So, ginagawa ko, yung strand, yung sa labas ng cable, binabawasan ko mga ilang ikot. So, para at least, ma-retrieve ko yung cable. So, kasi, tulad din dito sa, experience ko, tulad din dito sa probinsya, dito sa amin. So, medyo may kalayuan sa Tri-Motors Philippines sa gumawa ng Bajaj RE pagdating sa parts. Kaya, kailangan talaga isa, kumbaga may alternative kami sa paggawa. So, salamat sa mga ating subscriber. So, sa susunod na episode naman na aking tatalakayin is abangan nyo po. So, pinagpipilian ko baka yung pagtanggal ng brake shoe, ipapakita ko sa inyo. So, salamat po sa ating mga viewers.